27 ng Hunyo, Huwebes ng 12th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng Diyos ang siyang papasok sa kaharian ng langit. Sa araw na iyon, marami ang magsasabing, Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagsalita sa ngalan mo? Hindi ba't nagpalayas kami ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa ngalan mo? Ngunit sasabihin ko sa kanila ng walang paligoy-ligoy, hinding-hindi ko kayo kilala. Lumayo sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Kaya kung may nakikinig sa mga salita ko at sumusunod dito, matutulad sila sa isang matalinong nagtayo ng bahay sa batuhan. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas, ngunit hindi nagiba ang bahay sapagkat itinayo ito sa batuhan. Ang sino mang nakakarinig sa aking mga salita ay hindi nagsasagawa nito. Matutulad siya sa isang hangal na nagtayo ng bahay sa buhangin. Bumagyo at bumaha ang ilog at humangin ng malakas at bumagsak ang bahay at kaylaking kapahamakan." Nang matapos si Jesus sa mga pananalitang ito, nagulat ang mga tao sa kanyang pangaral sapagkat nangaral siya ng may kapangyarihan, hindi gaya ng kanilang mga guro ng batas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, nangaral siya ng may kapangyarihan, hindi gaya ng kanilang mga guro ng batas. Sa sermon sa bundok, namangha ang mga tao sa linaw at lalim ng mga pangungusap ni Jesus. Walang ganitong pangangaral ang narinig kailanman sa Israel, kaya't manghang-mangha ang lahat. Karaniwan, kapag nangangaral ang mga eskriba at iba pang mga guro sa Israel, ibinabatay nila sa mga sinabi o isinulat ng mga dating guro. Ngunit nang magsalita si Jesus, detalyado ang kanyang mga pangungusap at tila baga siya ang nagbibigay ng huling salita sa lahat ng mga bagay na kanyang ipinangangaral. Ito ang nakamangha sa kanyang mga alagad. Sa kabilang banda, ang mga eskriba at mga pariseo ay nakatuon lamang sa eksakto nilang pagtupad sa bawat letra ng batas. Hindi binaliwala ni Jesus ang mga batas ng Israel. Ang mga batas na tinanggap ng Israel sa panahon ng matandang tipan ay iginalang niya at itinuring niyang may bisa at makapangyarihan. Subalit ipinaliwanag ito ni Jesus at ipinakita sa kanila ang malalim at espiritual nitong kahulugan para higit nila itong maunawaan at sa gayoy maisabuhay ng tama at mahusay. Pagsasagawa, ang anak ng Diyos ay hindi lamang nakabatay sa legal na pagtupad sa batas, kundi sa pag-ibig ni Jesu Kristo at sa paggabay ng Espiritu Santo sa kanyang buhay.